So tingnan natin yung ano. Okay pa yung brake fluid. So okay pa. Yung clutch fluid. Medyo may itim-itim na. May itim-itim na. So ito yung clutch fluid yung papalitan natin, may itim-itim. What's up mga kasupla dito? Welcome back ulit dito sa ating channel. So ngayong araw, kung napanood yun yung previous vlog natin, gumawa tayo doon ng pag-check ng sliding clutch. So nakita nyo doon na medyo maitim na yung clutch fluid ko. So napag-desisyonan ko na palitan na. I-DIY ko sana yon, kaya lang kasi madali lang yung pagpapalit ng fluid. So yung pag-bleed, hindi ako maalam noon. So kaya humingi tayo ng tulong kay RJ do sa mekaniko ng Ratchet Head Garage para tulungan tayo na gawin yung pagbi-bleed. So ngayong araw yun yung gagawin natin. So dito din para alam natin ano ba yung dapat palitan, bakit natin papalitan, ano yung magandang ipalit na fluid. So dito sa vlog, kung gusto niyo malaman yung mga sagot sa tanong na yon, panoorin niyo tong video na to. Maraming salamat muli sa inyong suporta dito sa channel. Maraming salamat, patuloy kayong nandiyan. Sa mga messages nyo na natulungan kayo nitong vlog na to, maraming salamat, nakakataba ng puso. Sana patuloy nyo suporta at maraming salamat sa patuloy nyo suporta. Sa mga nag-subscribe na, mga magsasubscribe pa lang, maraming salamat. So tara, umpisa na natin itong vlog na to. Wait lang! So may kumakatok, so baka andyan na si RJ mga kasupla dito. So tara, tingnan na natin. So, ayan na. Si RJ na kaya ito. Rescue natin. Uy, si RJ nga. Tara. Sorry, it's DJ. Tara, welcome mga kasupla dito. Si RJ, yung ating mekaniko. Siya yung tutulong sa atin para mag-bleed ng clutch natin. Kasupla dito. Andiyan si RJ. RJ, kaway. One. So, yun. Gagawin natin yun ngayon mga kasupla dito. So, stay tuned. Gawin natin sa tulong ni RJ. Magagana tayo nitong clutch fluid. So, ayun. Dito tayo ngayon kasama natin si RJ. Madali lang kasi madali lang magpalit ng fluid yung pag-bleed ng hindi ako marunong. Kaya nagpa-rescue na tayo dito kay RJ. So, tingnan natin yung ano. Okay pa yung brake fluid. So, okay pa. Yung clutch fluid. May itim-itim na. So ito, clutch fluid yung papalitan natin, may itim-itim na. So ipa-flash natin lahat yan, Jay. Lahat? Tapon natin lahat. Tapon? Yung lang brake fluid na itatapon? Hindi. So yung gamit natin is, kasi dati, usually ang ginagamit na brake fluid is DOT 3. Yung gamit natin is DOT 4. Ano nga ba yung ano ng DOT 4, Jay? Bakit ano? Mas bakit maganda? Mas mataas ang heat resistance. Pag mas mataas ang heat resistance, mas maganda preno. Mas mas mabait siya dun sa mga rubber. Oh. Sa mga seals, hindi madaling masira. So usually ito yung ginagamit sa racing din eh, no? Oo. Kasi mainit yung sa braking kasi ng racing. Yung puro hard braking lang. Oo. So, kaya mas maganda na DOT 4. Oh, so tayo, hindi naman ako racing pero Resing-resingan ako. Magda-DOT 4 tayo para at least mas matagal magpalit ng ano. Tuwing kailan ba nagpapalit ng brake fluid dapat? Kadalasan naman pagka nakikita mo lang na nag-iitim na. Hindi ko lang ako. So pag nag-iitim na, so ngayon dapat sa pagkakita mo sa natin, dapat palitan na talaga. Kasi medyo nag-iitim-iitim na siya sa bandang baba. Yun na yung parang nakasin eh. Eto si RJ, mekaniko namin to sa Ratchet Head Garage. So, binisita niya tayo dito sa garahe natin. Siya yung gagawa. So, ipa-flashing natin lahat ng brake fluids na ano. O, yan. Sige, busin natin. So, binili natin DOT 4. Nabili ko to DOT 4. Petron. Petron, DOT 4. Ayan, DOT 4. Nakalagay naman dito yan. May nabasa ko dito kanina. Ano? Basta may DOT 4, ayos na yan. Hindi, may nakalagay ano eh. Brake fluid, high temperature protection, nakalagay ayun oh. Yeah. Okay.
So ito na. So kahit ito. Umbrake restriction. So nagiinit. So mas mataas yung resistance. Pansip-sip. Tsaka ingat dun sa pintura. Hawakan ko ba? Ang tao dyan, improvise. Kumulo. Oh. Wala purpose naman para masip-sip. Hindi, may tubig naman tayo dyan eh. Bukas naman yung gripo natin. Hindi naman tumapon dyan. Okay lang pati tanggalin to dahil hindi naman madedrain mismo yung pinaka clutch master. Kaya hindi siya magkakaroon ng hangin. Galing! Ubus na oh. Kaya nga dumi. Ang dumi nga, ayan oh. Dati mo may ano na sa mga hose. Ayan, dumi. So kailangan natin palitan. Kung hindi natin ito papalitan, bakit ba ba natin papalitan pag may team na? Wala nang ano? Maintenance na rin ng mga cylinder, lock cylinder. Yung primary nga, tsaka yung secondary. Oh. Yun. Tatanggalin pa rin ba natin? Diba, parang sa makina rin, di ba? Nag-change. Oo. So, yun. Hindi forever ang fluid natin. So, dapat pinapalitan din natin. So, may mga parang buha-buhang ina, no? Yung sa ano niya, sa friction siguro yung ano niya, no? Parang ganyan din, nag-degrade din, no? Ngayon natin ito para lang mahugasan. Kailangan ba ng tubig? Oo. Oh. Ha? May tubig naman dyan. May laman yung tangkay. Kailangan lang natin yung matatapin pa rin dyan. Kuha na ako, wait lang. Kuha akong tabo. So, for safety, kuha tayo ng tubig. Kasi pag hindi ano yan, kung sa brake fluid, sa plastic, nang babasag ng plastic sa pintura, maninira ng ano yan eh, pintura. So kailangan natin hugasan ng ano, for precautionary measure, dapat hugasan natin yung ano. Net lock mo rin, dito yung alternate. Atakpan lang natin yung brake mask, yung brake mask, para hindi makasuka ng tapay yung clutch master para di mapasukan ng tubig. Sabon, kailangan mo ng sabon. Sabon ako dun. Paano natin natataktak yung iba pa sa loob? Ah, pag nag-bleed. Okay, doon siya matataktak. Malinis na. Malinis na yung lumalabas. Okay. So, yun yung purpose ng bleeding. Tingnan naman ang dumi. So, kung gusto nyo magtanggal, pwede pala ito. Ang galing. Yung pressure ng gamit tapos hose para matanggal mo na sa ano. Pagsip-sip. Galing. Improvise. Improvise. Improvise si Puning. Malinis na. Malinis. Wala na yung itim-itim. Wala na. Ah, malinis na. Ah, ayan. Ayan si Jay. So, binabalik na natin yung clutch fluid reservoir. So, nahugasan na natin, natanggal na natin yung parang dumi. So, babalik na natin. Nagpatulong na ako sa actually, yung pag palit ng clutch fluid, madali lang. Ang mahirap yung pag-bleed kasi hindi ako marunong mag-bleed. So hindi ko alam. Ayun, kailangan din may kasama doon. So, nasabi, actually, nasabi din ni Mac yun eh. Kapag mag-bleed, kailangan may kasama eh. So yun, siguro magpaturo tayo mamaya kung paano yung proseso. Sa tulong ni RJ, papaturo tayo kung paano yung pag-bleed. Although, kahit matagal ko lang pinapanood, hindi ko pa rin magawa eh. So baka kung mapafollow yung instruction na gagawin natin mamaya sa pag-bleed, magawa natin. So yan, malinis na mga kasupla dito. Wala na yung dumi, maputi na ulit. Nung gusto nyo lang naman yung dot 4, pero wag nyo paghahaluin yung dot 4 tsaka dot 3, no? Dapat dot 4 kung dot 4, dot 3 kung dot 3.
dapat ang kulay niya malagi. Dapat ganyan lagi. Mamimintay niya yung ganyan kulay. Kulay gold. Kasi iba pag nandito. Okay ba? Okay ba ng kulay? Pag ba nagbili tayo, papaanda rin? Hindi naman. Abang babamba lang. Yung kanyang improvise. Improvise sa pansipsip. Parang galing ha? Di ba? Hindi naman kasi na ano, yung pang bleeder talaga na ano. So, ang tawag dyan, improvise bleeder? Ah. Galing. Saan mo sisip-sipin sa secondary? Tatap natin sa secondary. Sasaksak yung bleeder sa secondary. So yan siya, nakagapang dito. Improvised bleeder. Shoot! So yan, nakabitan natin. So bleeding time. Dumi oh, itim. So, bomba-bomba na tayo. Ha? Paano ako magbabomba? Isa-isa lang, isang apak lang. Pagka-bleed ko, bitaw. Hindi, apak. Apak ako, isang apak na sagad. Tapos? Okay, tapos sabihin mo sa akin kung bitaw. Okay. So, ayan, magbi-bleed na tayo. So magbi-bleed at tapakan niya natin yung clutch. Alin nga ba yung clutch dito? Ang clutch yung kaliwang-kaliwa, di ba? Okay. Ano, apak? Apak sagad. Ah, sagad. Oh, apak sagad. Ay, lumambot. Bitaw. Op, hindi bumabalik. Atake ng paa. Oo. Okay. Sagad? Hila. Ayan, hila. Apak. Malambot. Sagad. Sagad yan. Litaw. Hila. So, hindi ko kaya mag-isa tong gawin. Kung ganito. Isang nandito sa driver side, isang nandito sa magbi-bleed sa harap. Bitaw, hila. Ubus. Oh, ubus ba? Hindi naman. Pero huwag muna sasagarin. Okay. Dagdag. Apak ulit. Apak. Apak sagad. Oop, may hangin na. Sige, nakasagad na ako. Oo, tatlo ulit. O, bomba ulit ako tatlo ha. 1, 2, 3, sagad. Tingnan mo, baka wala ng brake fluid ha. Lumino yung lumalabas, hindi po ba malinaw? Ah, so, ibig sabihin, ano pa rin, madami pa rin. So, ayan yung sa pagbi-bleed natin, nakuha, lumalabas. Maitim pa rin. So, hindi natin titigilan. Bomba ng bomba hanggang sa lumino yung lumabas. Ito yung madumi. So yun yung lumabas kaka-bleed natin. So nagbi-bleed tayo. Yung pagbi-bleed para malabas lahat natin yung ano no. Yung laman ng ano yung marumi na fluid. Kaya tayo nagbi-bleed kaya medyo matagal kung mapapansin yung mga kasupla dito. Para matanggal natin lahat ng maruming fluid sa loob. So nagbi-bleed kami ni RJ. So yun yung kaya tayo nagpatulong na kay RJ kasi yun hindi ko kayang gawin yung pagbi-bleed na yun eh. So kaya ko lang magpalit. Pero yung processing ng pagbi-bleed, yun yung medyo kailangan na natin ng skill. Although sa mas ano naman, mas may gamay yung ganun kaya. Pero ako kasi hindi. So dapat dalawang tao din, isang nandito sa harap, siya yung magbi-bleed, magre-release nung sa bleeder dito sa ano natin sa secondary clutch. Isang magbobomba ng clutch pedal dun sa loob. So kaya dalawa kami ngayon ni Ate, siya dito nasa labas, ako yung nasa loob. So ayan, para makita natin kung malinis na yung lalabas. Bomba. Yeah, bomba. Sige, bomba. Ah. Tatlo. 1, 2, 3, sagad. Yeah, bomba. 1, 2, 3.
Bomba. 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 So, nakaubos na po kami ng isang ganito. Isang brake fluid. Na DOT 4. 250 ml. May din pa rin nilalabas niya. Sinilabas ko na yung pangmalakas ang brake fluid. DOT 4, ilan suka dito? Oh, 500 ml na to. Bendix. Ito rin nasa clutch fluid ko eh. Ito yung stock ko talaga, ilagay kong baon. Okay lang naman pagaluin ba sa DOT 4 parehas? Ayun. So, narinig nyo mga kasupla dito. Basta, wala ka ng choice. Ang brake fluid, okay lang pagaluin. Basta para sila ng grade. So, DOT 4 kung DOT 4, DOT 3 kung DOT 3. Pero kung mas maganda pa rin, siyempre. Parehas ng brand. Parehas ng brand. So, ubusin natin ngayon yan. Kumbaga, ang nangyari lang, kinulang na tayo eh. Kinulang na, kaya no choice. Yan na. Hindi yan na yung gamitin natin. Ubusin na natin tong laman ito. Ayan, umano pa rin yung fluid, may tim pa rin. Mag-apang. Ayan, mag-apang. Dito malinaw naman. Itagalin na muna natin. Sigurin mo natin yan. Ayan, lumalabas na. Malinaw na yun. Oh. Oh, medyo malinaw na. Alin? Para sigurado lang, ha? Break to wheel pala yan. Ah, tama. Arang tubig sa linaw. Ayan, malinaw na rin mga labas. Yan na ba yung malinaw? Oo. Oh. Yan na yung kakulay mo. Okay. Yan mo. Diba, parang wala na. Okay. Bomba. Ngayon, i-bleed na lang natin para lang... So yung petrol na brake fluid na DOT 4, panlinis lang. Naging panlinis lang. Yung DOT. Ito na ang last natin na bleed. Last, no? Oo. Ano ba yun? Last, no? Hindi na tayo mag-bleed kahit kung dati. Sige. Bomba. Bomba. Yeah, bomba pa ulit. Bomba. Bitaw. Try mo nga kung may laban na yung clutch. Meron naman. Okay, di kaya? Ito. Dagdag na lang. Saan? O yan. Malinaw na. Malinaw na. Para ng ihi. Ihi naman. Huli ng ihi. Sakit. Dilaw na dito. Ayan, tubig. Bigyan natin tubig. Ayos ba? Ano? Maksa pala po. Maksa ba yan? Oo.
Parang ang babaw. Ito lang mas na ano. Oh? Itong ano na to, pagbasehan. Alam mo ano na? No? Akala ko wala na eh. Pero dapat minanang talaga marami. Ah, hindi pwedeng ano. Okay. Oh, may tumalsik dun sa ano. Saan natin? May tumalsik eh. Dito banda. Pag sa alin. Saan? Pag ano. Sa may diaphragm. Para iwas sira. Sira sa pintura. Ayan, ano yan? Hindi ba break fluid yan? Sabon. Subuhin natin. So, testingin natin ngayon kung aandar. Ako kasi, since hindi ko masyadong ginagamit sa sungit, iniiwan ko siya nakatanggal sa baterya. So, yun din yung pahay sa akin kung matagal na hindi gagamitin. So, tingnan natin kung aandar. Clutch lang, hindi na umandar eh, no? So, yun. So, malakas ang baterya. So, start naman. So, painitin na natin konti. One click, start agad. Tingnan natin. So, yan. Eh, siya na ngayon kapag ganito tayo. Sobrang linaw, wala na yung maitim. So, yan na yun. So, balik na natin. So, yun. Nagawa na natin mga kasupla dito. Shout out kay Sir Kenneth Nakar. Salamat po sa suporta sa channel. Thank you po. Ayun mga kasupla dito. Nakatapos na naman tayo ng isa tulong ni RJ. Salamat sa kanya. Wow, kumakaway pa. Nakapag-bleed na tayo. Medyo matagal yung pag-bleed. Yung pag-bleed kasi hanggat hindi lumilinaw yung nilalabas na fluid sa pag-bleed natin, huwag natin titigilan. So para at least sure natin na marinis na yung fluid din sa clutch system natin. So yun, nakatapos yun. Medyo matagal din ang inabot. So gamit ko DOT 4. So nasa sa inyo ako anong gusto nyo gamitin, DOT 4 or DOT 3. Pero ako, narecommended din sa akin ni RJ at ni Ivan, yung nasa LA ngayon, na DOT 4 na yung gamitin ko kasi mas friendly siya sa mga internals ng ano natin. Mabait siya sa rubber. So hindi siya agad sumisira ng rubber yung mga kit natin sa loob. So kaya yon. So muli mga kasupla dito, maraming salamat sa inyong panonood. Sa pagsuporta dito sa channel, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you!